Leviticus, ang handog na sinusunog. Unang kabanata. Tinawag ng Panginoon si Moises at kinausap doon sa toldang tipanan. Inutusan niya si Moises na sabihin sa mga taga-Israel, kapag may naghahandog sa inyo ng hayop sa Panginoon, maghandog siya ng baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang iaalay bilang handog na sinusunog, kinakailangan ay lalaking baka at walang kapintasan. Ihahandog niya ito malapit sa may pintuan ng toldang tipanan para sa pamamagitan ng handog na ito ay tanggapin siya ng Panginoon. Ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng bakang inihahandog niya at ito'y tatanggapin ng Panginoon para matubos siya sa kanyang mga kasalanan. Pagkatapos kakatayin niya ang bakang iyon sa presensya ng Panginoon at ang dugo nito'y iwiwisik sa paligid ng altar sa bandang pintuan ng toldang tipanan ng mga pari na mula sa angkan ni Aaron. Pagkatapos mabalatan at hiwa-hiwain ng naghahandog ang baka, ang mga pari mula sa angkan ni Aaron ay magpapaningas ng apoy sa altar at lalagyan ng panggatong na inayos ng mabuti. At ilalagay nila ng maayos sa apoy ang mga hiniwang karne, pati ang ulo at taba. Pero huhugasan muna ng naghahandog ang mga lamang loob, ang mga hita, at pagkatapos susunugin ng pari ang mga ito roon sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Kapag tupa o kambing ang iaalay ng tao bilang handog na sinusunog, kailangan ding lalaki at walang kapintasan. Kakatayin niya ito sa presensya ng Panginoon doon sa gawing hilaga ng altar. At ang dugo nito'y iwiwisik sa paligid ng altar ng mga pari mula sa angkan ni Aaron. At pagkatapos na hiwa-hiwain ito ng naghahandog, ilalagay ito ng maayos ng pari sa apoy, pati na ang ulo at taba. Pagkatapos, huhugasan ng naghahandog ang mga lamang loob at mga paa, at saka ibibigay sa pari para sunugin sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon. Kapag ibon ang iaalay ng isang tao bilang handog na sinusunog para sa Panginoon, kinakailangang kalapati o bato-bato. Ito'y dadalhin ng pari sa altar. Pipilipitin niya ang leeg hanggang sa maputol at patutuluin ang dugo sa paligid ng altar. Ang ulo nito ay susunugin doon sa altar. Pagkatapos, aalisin niya ang butsi at bituka nito at ihahagis sa gawing silangan ng altar sa pinaglalagyan ng abo. At pagkatapos, bibiyakin niya ang ibon sa pamamagitan ng paghila ng mga pakpak nito. Pero hindi niya paghihiwalayin at sa kanya susunugin ang ibon doon sa altar bilang handog na sinusunog. Ang mabangong samyo ng handog na ito sa pamamagitan ng apoy ay makalulugod sa Panginoon.